today, guys. So, aalis tayo today. And then, hindi ko pa naayos yung mga makeup ko. But later, we're gonna pack for a trip to Hong Kong. We'll be staying there for 1 week. Punta tayo ng Hong Kong, Macau, and then Disneyland. And then, we are going to explore yung Hong Kong. Like, yung mga place na hindi namin napuntahan. Like, Tsim Sha Tsui, Wong Chai, yung mga ganyan. Puntahan natin yan. So, right now, we'll be testing also the Maybelline Superstay. Yan, ginawa ko na siya ng review. This one. Pero hindi ko siya natapos. Pero nakatulog ako, nasuot-suot ko siya sa face ko. And, munti ko na siya dito ilagay. And so far, in fairness, hanggang pag-ising ko, okay pa din siya. So, I'm using the Sephora na matte lipstick. It's a liquid lipstick. And super duper fave ko to kasi it's really long lasting. It dries matte on your lips, pero hindi siya like super matte, super lightweight rin sa ano, sa lips. Ayan. So, measure run itong foundation ni Superstay. I believe this is a new and improved. Same lang siya nung Superstay na isa, pero mas improved nila to. Kasi this one, super bet ko yung texture niya, like hindi thick. So, abaw niyan dito sa channel. Punta kami ngayon sa dentist ni Kitty. Parang 3 weeks in a row na kami pabalik-balik kasi pinaroot canal namin siya. Dahil yung front tooth niya dito, naputol. So, pinaroot canal and all. Iko-close siya today and then ipapa-porcelain namin yung parang veneer porcelain na magkoconnect dun sa half nung tooth niya. And that one, yung isang tooth lang is 25,000. Porcelain daw kasi yun. So, yung root canal is 8,000. And then, yung closing today, babayari namin ng 2,500. Yung x-ray na before, nasa 2,000 din. So, grabe yung gastos. Ang ganda ng foundation, oh. Upak. As in, alam niyo yun. Like, one pump lang. Super, hindi ko pa siya pinis. Pero, ang ganda talaga nung coverage niya. A little goes a long way. Super lightweight. Not sticky. And then I'll be using this Sunny's Face na powder. Gamit na gamit din sa akin to. I also like the Sephora powder. Almost the same sila ng effect. Na parang may blurring effect. Si KD sa Celine lang sasama. Si Liam nagpaiwan kasi nagsasakristan siya sa simbahan. So, nag-edit din ako. Puyat tayo. Kaya, ang dami kong tinapos ng work. Work after work. Pero blessing yan. Abangan nyo din yung lipstick favorites saka makeup favorites video. Actually, ito yun eh. Ready ko na siya. Super fave ko din to. Yung Sky High ng Maybelline. Gift sa akin to ni Zara. I also have the pink one. Anyway, so I'll get back to you later. Mag-ayos lang ako kasi nagantay na sila sa kotse. Green Hills. Lay look at mommy. Say hi. Hi. Asus. So let's go down. Careful. Meron ditong Zeus coffee. At yun natikman ko sa Malaysia. Ayun o. Bili tayo. One size lang ba siya? Or may mas malaking size? One size lang. Ako tayo Dito kami sa Peri-Peri. Bumili lang ako ng coffee. Sa Zeus. Wow. Blueberry Brew. Ito coffee ni Mami. Coffee.
itong highlighter. Nag-nitro ako. Ubus na agad. Okay na, yan ba? Spanish latte. Pauwi na kami. It's been a long day. Maraming ganap. Guys, ang dami kong highlighters na bili ko to kanina sa SM Makati. Ayan siya. Tapos ang cute ng gitna niya. Parang very aesthetic lang yung peg. And then, I also got so many pens. These are 0.5. Ito yung mga favorite pens ko. Ayan. Ang dami kong pens na binili kanina sa bookstore. So, these are, ito yung pinakamahal. Kasi ito, set siya na 4,499 pesos and then 109 per set. Tapos tag-aapat. And then, ito naman, nagustuhan ko lang siya kasi meron siyang heart dyan, oh. Super cute. Paper Mate yung brand niya. This one is also a gel pen. 0.5. This one is 69 each. Tapos, ang cute niya kasi medyo metallic pink. Baby pink yung color niya. Tapos, may heart siya. Okay, guys. First time ko magta-try ng Lux Slim. Pinadala na ko ni Ate Jek kasi pinadalan siya ni Miss Anna Magkawas, yung owner ng Lux Slim. And I have the cantaloupe melon, cucumber yung dalandan, super sarap na ito. And then yung taro, I haven't tried it yet. Pero itong dalawa, as in, super yummy. So, nadala na ako niyan sa work kasi lalay ko siya sa locker ko. So, ito yung laman ng bag ko. Nagdala na ako ng tatlo para ilalay ko sa locker ko. So, these are... Ayan, pakita ko sa inyo. Ito yung melon. And then we have taro. And the landan. Cucumber and the landan. Super yummy nito. So, yeah. Thanks, Ate Jek. Follow her on YouTube. Meron siyang YouTube channel. So, there you go. Kagigising ko lang. Guys, ang ganda na itong cotton pads ng Sephora. Ito yung binili ko sa Malaysia. Bumili ko ng 3 pack. Actually, dalawa lang yan at first. Tapos, nung napadaan ako, bumili ko ulit. And, kaka-open ko lang. Ayan siya, makapalo. As in, kung pwede lang i-reuse. Pero, hindi siya washable. Pero, ang kapal niya, ang ganda ng texture. So, nasa almost 200 pesos to. But, sulit talaga, as in. So, bibili ko neto pagdating namin sa Hong Kong. Since mag-Hong Kong kami. And, may Sephora pala dun. So, bibili ko siguro mga 4 neto. Depende if mas mura dun. Pero nag-check ako sa website nila, medyo mahal. And right now, yung ginagamit ko pala na tali sa hair since natatali na yung buhok ko. This one is from No Brand. Parang 120 something lang to. Yan, pack na siya. Matibay naman, hindi basta-basta napuputol. And I'll be sharing with you soon yung aking makeup favorites and lipstick favorites. Ayusin ko pa siya, yung organize ko. So currently, I'm using this one since nag-breakout ako recently. So... Ayun yung ginagamit ko. Actually, simula pinadala sa akin to, ginagamit ko na siya pa nagbe-breakout ako. And ayan, paubos na. And I'm still using this Bio-10 micellar water. And bibili na lang ako sa Hong Kong ng ibang mga skincare and toner. Yung mga binili ko sa Malaysia, guys, ayan. Mga pabango, Victoria's Secret, Bath & Body, saka bag sa Victoria's Secret. And then, ayan. Inayos na namin yung mga maleta namin. Actually, 4 tong hand carry namin. Pero, 3 na lang yung dadalhin namin. Kay KD, kay Liam, kay Lane, sa amin ni Brian. And then, meron pa siyang travel bag na backpack. Nalagay muna namin dun. Tapos, ito yung mga binili kong top sa Malaysia. This is the Mickey Mouse. Susuotin namin yun sa Disneyland. And then, nagpa-order ako kay Brian neto. Kasi kailangan namin to since first time namin mag-travel out of the country with the kids. So yan, bumili kami sa Shopee. Kasi mahirap na dahil magdi-Disneyland kami, tapos magmamakaw, madami kaming ganap. 1 week kami dun and sabi ni Brian baka daw mag-extend pa kami. So almost 2 weeks naman ako nakalive. Kaya ayan, magpapack na din kami kasi ang flight namin is next week na. And then, share ko na din yung binili ko na Kate Spade wallet kay Ate Jek, Brandville 2. Follow nyo siya sa Instagram. They're selling mga luxury bags and stuff. So, this one, nasa price range na ito, nasa 9 to 13,000 pesos. Ayan.
So, nabili ko siya kay Ate Shek. It's original. Puro original yung binibenta niya. Super nice na ito. As in, sa lahat na naging wallet ko, ito yung pinaka-favorite ko. So, follow Brandville 2 on Instagram. Currently, I'm using this lotion pala. Nabili ko din siya sa Malaysia. Yung isang parang Watson's store nila doon. Pero hindi siya totally Watson's. Parang ganun yung peg nung shop na yun sa may pavilion. So, this one is like 20 ringgit or 21 ringgit or parang 12 ringgit. Hindi ko na matandaan. But this one is so good. Hindi siya totally lotion. It's more like serum yung feeling and yung texture niya. May ganito din tayo sa Watson's. Pero parang malalaki lang nakikita ko. Walang ganito na parang travel size. This one is 70 ml. Super fave ko to kasi bango niya talaga. Okay guys. We are home. And katatapos ko lang din go na review yung Maybelline Super Safe Foundation. I'm going to leave the link in the information box. And sila yung naglalaro siya. Super pagod. Anyway, so nag-drop by lang kami sa Green Hills after sa dentist. Nag-Green Hills kami, then nagpunta kami sa PBA Moto Club HQ. Kinuha ko lang yung memory card for editing. Ito yung binili ko na mommy jogger ba yun tawag dito? Sa Green Hills. This one is only 600 pesos. Hindi siya totally straight cut, pero na-fold yung ilalim niya. Parang ganun yung style niya. Ayan, ang ganda. And then this top, super ganda niya. This one is only 400 pesos sa Green Hills din. And makapal yung texture niya. Kasi nga, nag-aayos na ako ng outfit for our Hong Kong trip. Ayan. And of course, nabudol tayo ng makeup. Ito, bumili ko ng makeup sa Kiko Milano. Actually, wala akong plano. Gusto ko lang talagang tignan yung mga makeup nila. Pero super duper nagandaan ako. Tapos binudol ko si Lay. Kasi, mayroon akong Dior. Sorry, ang inay ni Lay, naglalaro siya. This is the Dior Lip Maximizer na binili ko sa Malaysia. This one is 2,330 pag ginonvert. Dito sa atin, 2,950. So, meron siyang closest shade sa Kiko Milano. This is the Unlimited Double Touch. Ito yung kabila. And pakita ko sa inyo. And this one is only 950. 120 yung shade, guys. So, ganyan yung itsura niya. Ang ganda na ito, guys. Promise. And that's what I have on my lips. Ayan. Trinayin ko siya kasi kanina. So far, maganda siya. Ito yung kabilang side. 950. Bibili din ako ng ganito. Pero siguro ibang shade. Kasi almost same siya nung Dior. And super mura na to sa 950, guys. So, yan. Nabudol ko si Lay. Yung sa akin naman, ang binili ko, dapat kukuha din ako ng foundation. Pero yung shade ko, ubos na pala. Ang ending, ang nabili ko lang, yung bake powder nila na may glitter, pero hindi chunky. Super ganda. And eto, ayan. Cutix. Plain Cutix lang siya. Wala lang. Ang cute kasi. And then, I also got myself this unlimited blush. 900 pesos. Eto, nabili ko siya sa loob na, sa department store sa Mega Mall. Kasi naubusan to sa mismong store. So, eto, binili ko siya sa store doon din sa Mega Mall. This is the Bake Powder Blush. Ayan. Naka, magkano ang ating nagasto sa Kiko Milano? Okay, so naka 2,250 tayo plus the 900 pesos na blush on. Ayan siya. Ito yung packaging ng bake powder. Nagustuhan ko siya kasi may glitter-glitter effect. Ayan. Super ganda nito. This one is 1,300. And then yung blush on, nabili ko siya sa loob ng department store kasi naubusan na sa labas. Parang smaller version lang siya nito. Ayan. This one is 900 pesos. Tapos super nice kasi ang ganda ng glitter niya. It reminds me of our gloss. Oh. Super nice nito. Tapos may mirror din siya. Very luxury yung peg niya. Aesthetic pero luxury. Ayan. Yung bake powder nila kasi may glitter. So, yun yung nagustuhan ko. Ang ganda ng finish nito. Trinay ko siya kanina. Ayan. So far, yan lang naman yung mga purchase natin for today's video. And maliligo na ako. Tapos, mayroon pa akong i-edit. May work akong gagawin. Pero saglit lang kasi movie time naman. Family day. Andami. It's been a long day. Andami namin ganap for today's agenda. So, I hope you enjoy this vlog. This is another daily vlog. Yay! Thank you so much for watching. Don't forget to like this video, comment, and subscribe to my channel if you haven't. I'll see you again on the next one. Please don't forget to follow me on Instagram. I also have a Facebook page and TikTok.